Isang nakakahilakbot na araw sa lahat. Silent listener niyo po ako dito sa Saudi at matagal-tagal na rin po akong nakikinig sa inyo, mapawaiti man o sa inyong podcast habang ako ay nagtatrabaho. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Aimee. Ako po ay tiga Cavite at lahat ng aking babanggitin sa kwentong ito ay karanasan ng aking pamilya nung ako po ay naroroon pa sa Cavite. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa grade 5 pa lang po ako nang mangyari sa akin ang experience na to. Nang sandaling iyon ay wala po ang aking mga magulang at ang alam ko rin ay isinama nila ang bunso kong kapatid dahil nagtungo po sila sa Samar. Pumunta po sila doon upang maipagamot sa isang sikat na albularyo sa naturang lugar si Papa. Nang panahong iyon, nagsasuffer po kasi si Papa sa hindi maipaliwanag na sakit. May kasama naman din po ako sa bahay. Ang aking kakambal, ang kuya ko, auntie namin at ang kasambahay. Simple lang o normal lang ang araw na iyon para sa akin. Naglalaro pa nga ako kasama ng mga kaibigan ko at pag nagsawa ay umuwi na rin ako sa bahay para makipaglaro ng PlayStation sa aking mga kapatid. Hanggang sa sumapit nga po ang gabi ng araw na yun. Akmang matutulog na po sana kami, pero naisipan namin na tumambay muna sa sala hanggang sa napagkasunduan na dun na lamang din matulog dahil malawak din naman ang espasyo, lalo kung tatanggalin ang center table dun. Kung hindi rin ako nagkakamali, pasado alas 12 na ng hating gabi. Mas lalo pang ang nagising ang mga diwa ng bawat isa sa bahay sapagkat pare-pareho kaming nakadinig ng tunog sa aming bubungan. Para bang nahulog ito sa kung saan at gumulong-gulong muna bago bumagsak sa lupa. Napasigaw po kami noon ng kakambal ko at lahat po kami ay dumungaw sa bintana. Hindi po namin masyadong natanaw kung ano yung nahulog sapagkat sa terrace po kami. Gayunpaman, makikita pa rin din po namin kung may tao na babangon mula sa pagkakalaglag sa lupa. Pero nagtaka po kami dahil wala po kaming nakita na kahit sinong naroroon. Habang nakadungaw at nag-aabang pa nga kami, biglang nagsalita si Auntie na baka daw pusa yung nalaglag na iyon. Hindi na rin namin makikita dahil baka tumakbo na sa kung saan. So dahil doon ay bumalik na kami sa pagkakahiga. Alam niyo po Sir Red na malalim na rin nung gabi nun, ngunit hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Nakatalukbong lamang po ako ng kumot na makapal dahil natatakot din po talaga ako noon, although may ilaw naman po na nanggagaling sa terrace namin. Pinapakiramdaman ko po yung buong paligid hanggang sa may nadinig po akong biglang tumunog sa gawing kusina namin. Yung tunog po na iyon ay parang plato na pinukpok. Otomatiko po talaga akong pinagpawisan ng sobra dahil na rin sa labis na kaba at hilakbot. Halos ipagdikit ko na nga yung katawan ko sa kakambal ko ng sandaling iyon. Kumapit pa nga ako sa braso niya para lamang mawala talaga ang takot ko. Lumipas ang ilang segundo na ulit na naman yung same exact na tunog. Pero napapansin ko this time na dahan-dahan na itong parang sunod-sunod at mas lalo pang nilalakasan. Lalo din po akong kinabahan dahil may pagpaparamdam na talaga na hindi ko maintindihan. Naramdaman ko rin po sa oras na iyon na nagiging weirdo na rin ang paligid. Mas lumamig na parang magkahalo yung init. Hindi ko po maipaliwanag. Hanggang sa may madinig na naman po akong tunog. Sa pagkakataong ito, nakatitiyak po ako na hindi na ito mga plato, kundi mga baso na.
para po siyang pinapatunog na animoy nagto-toast o kaya naman ay pinapatunog gamit ang kutsara. Halos tumagal yun ng ilang minuto at bigla din pong nawala. Doon na ako naglakas loob na gisingin si auntie at sinabi ko sa kanya ang mga narinig. Chinek din po niya ang kusina pero okay naman po yung mga plato. Nakaayos din ang mga baso. Ang sabi niya, baka daga lamang daw iyon. Ngunit kahit bata pa po ako nung time na iyon, alam ko na hindi lamang po ito gawa ng isang daga. Nakaiba po kasi yung experience kong iyon. Hanggang sa puntong ito nga, Sir Red, ay hindi ko maipaliwanag kung ano yung nadinig ko, lalong-lalo na kung sino ang may gawa nun. Paalala na lamang sa akin palagi ni Auntie, magdasal daw kami bago matulog. Ito naman pong susunod kong karanasan ay hango sa kwento ng aking kakambal. Nasa edad 16 na po kami nito nang maganap at halos hindi rin po ako makapaniwala sa kanyang naranasan. Hindi naman na din po naging lingid sa aming kaalaman na yung bahay na tinitirhan namin ay may portal na mga kaluluwa o elementong ligaw. Nang minsan nga pong ipatingin ng mami ko yung bahay. Nung araw na mangyari iyon, nalaman ng mami ko na may boyfriend na ang kakambal ko. Nakita po kasi niya yung message nito na inaaya yung kakambal ko na makipagtanan. Siyempre dahil magulang, galit na galit si mami. Kahit nga po tulog yung kakambal ko ay nasaktan siya ni mami na sadyang ikinagising at ikinagulat ng kambal ko. Dumating din tuloy sa punto na ginupit-gupit ni mami ang buhok niya. Nung time na iyon, Sir Red, ay hindi ko po alam ang mararamdaman ko. Nagahalo-halo na rin po kasi yung awa ko sa kakambal ko at galit dahil nais kong pigilan si mami kaso po natatakot ako. Baka kasi ako po yung mapagbalingan kalaunan. So nang mapagod nga po si mami sa pag-iyak at pagpalo maging sa pagsisisigaw, tinabihan ko si kambal. Andun lamang po siya, iyak ng iyak, habang hinihimas ko ang kanyang likuran. Hanggang sa sumapit nga ang gabi, saktong tahimik na sa bahay at tulog ang lahat. Sinubukan pong kitlin ng aking kakambal ang kanyang buhay. Pero sa awa naman po ng Diyos ay nakaligtas siya. Ilang araw matapos po ang kaganapang ito, naikwento niya sa akin ang nangyari ilang sandali bago niya pagplanuhan na magpatiwakal. Sabi ni Kambal, may nakita daw siyang babaeng nakaitim. Mapupula ang mga mata at parabang hinahalina siya. Nakaupo daw ito sa sofa namin. Meron din daw itong ibinubulong. That time nagkakaroon na rin po siya ng doubts kung itutuloy ba niya ang pagpapatiwakal. Pero nung tingnan daw niya ulit yung babaeng itim, nakatayo na ito sa kanyang harap at nasa pinto na mismo ng kwarto namin. Hindi din daw niya maipaliwanag, Sir Red, kung paanong tila baga nadala siya ng engkantasyon ng babaeng nakaitim kahit hindi niya maintindihan ang binubulong nito. Basta't ang pumasok daw sa isipan niya ay tunguhin ang gawin ng aming kusina kung nasaan naroroon yung Clorox. Sa isip niya ay parabang binubulungan daw siya ng babaeng nakaitim
natunggain ang lahat ng laman nun. Yun bang walang ititira? At yun nga ang ginawa niya nung gabing yun. Akala ng mga magulang namin ay gawa-gawa lamang ng isipan ng kambal ko ito dahil sa labis na frustration o kung anumang problema na meron siya. Hanggang sa napag-usapan po namin ulit yung nangyari sa kanya nung kami ay tumungtong ng 21 years old. Ayaw pa rin pong maniwala ni na mami at ni papa, pero nung sabihin nung kapatid kong gala na namataan daw niya ang isang black lady nung gabing iyon nang umuwi siya sa bahay, ay dun na po kami kinilabutan ng sobra. Sabi ng kapatid kong lalaki, akala din daw niya ay si mami yung nakatayo sa tapat ng pinto ng kwarto namin. Late po kasi talaga itong umuwi mula sa galaan kasama ang kanyang mga barkada. So, dahil nga sa kanyang pag-aakala, tinawag daw niya ang figura pero hindi siya pinapansin nito. So kumuha na lamang siya ng maliit na bato at binato daw sa bintana ang kanyang hinawakan. Ngunit hindi pa rin daw ito natinag sa pagkakatayo. Kumuha muli siya ng bato para batuhin ulit sana ang bintana, pero laking hilakbot niya nang makita niya daw yung black lady na nasa pintuan ng sala namin at sobrang talim ng tingin nito sa kanya. Doon na kumaripas ng takbo ang kapatid kong lalaki dahil sa takot. Sa katunayan, Sir Red, ay hindi ko pa naman na-experience na makita yung sinasabi nilang black lady sa bahay. Pero ganun pa man, habang ginagawa ko nga ang kwentong ito, hindi ko talaga mapigilang kilabutan kapag naaalala ang lahat ng karanasan naming iyon sa bahay. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Mr. G. 2 months pa lamang po akong nakikinig ng podcast ninyo at minsan patawid-tawid din po dito sa YouTube. Sa totoo lang ay nahihiya akong magbahagi ng aking hilakbot experience, kaso nung nakinig po ako ng inyong pods, lagi ko pong naririnig yung sinasabi nyo, lalo sa every ending ng inyong story na ikuwento nyo na bago maikuwento ng iba. Kaya naglakas loob na po ako na mag-share at ito po ang aking karanasan. Nangyari po ito May 2009 at nag-aaral pa lamang po ako noon. Isa po sa mga requirements ng school namin bago mag 4th year college ay kailangan ka talagang mag OJT sa isang hotel nung summer of 2009 ng 2 buwan, at ito ay sa isa pang isla sa Visayas. Ito po ay isa sa mga sikat na tourist spot dito sa Pilipinas. Nakarating po ako ng islang iyon, first week of April. Yung mga kasamahan ko naman din po sa bahay na nirentahan namin ay talagang mga kaklose ko rin at kaklase ko. Nasa 15 katao kaming nagrenta sa bahay na iyon. Yung nahanap namin na bahay ay medyo papasok na rin po talaga sa isla at masasabi kong medyo magubat na. Ang 2 bahay po ay gawa halos lahat sa kawayan at may 2 palapag ito. Sa gitna nung 2 bahay ay may 2 shower at toilet at iisa lamang ang ilaw nun. Naka-base din po ito sa parang maliit na lawa, kaya meron pong parang mga tulay na yari din sa kawayan yung dadaanan papunta sa bahay na nirerentahan o titirhan namin habang kami ay mag-OJT. So nung dumating na nga sa isla ang buong grupo namin, nagpunta na rin kami agad sa mga assigned na hotel para sa OJT. Walking distance lamang po yung assigned hotel kung saan ako mag-OJT mula sa aming tinutuluyan. Nung buwan nung Abril, lagi pong morning shift ang ibinibigay sa akin na duty.
Nung nalipat na ako ng department, dito na rin nagbago yung aking shift at panggabi na rin po ako hanggang umaga. Pagsapit ng buwan ng Mayo, first week or second week po ito nang mangyari, halos mailagay at napako na ako sa panghapon na duty. 1 PM hanggang 11 PM to be exact. Nung araw na iyon, pagkagaling ko ng OJT ay dumiretso na ako sa bahay. Nakarating din po ako doon bandang alas 11:30 na. Nakaugalian ko na po kasi na pagkatapos ng OJT ay maliligo ako at hindi lang talaga hilamos. Pagkakuha ko ng aking tuwalya ay dumiretso na ako ng banyo. Nung nagsasabon na ako ng aking katawan, walang ano-ano, umihip ang malamig na hangin. Pero hindi ko naman po masyadong pinansin yun sapagkat wala pa naman din ako talagang naiisip na maaaring kababalaghan o kung ano man yun. Ibukod pa ang katotohanan na hindi pa rin talaga ako kasi nakakasaksi o kaya ay nakakaranas ng kahihilakbutang karanasan kahit nung ako ay bata pa. Habang binabanlawan ko ang shampoo sa aking buhok, napapikit po ako ng saglit. Hanggang sa muli kong pagdilat ng mga mata, doon nga'y may naaninagan na ako agad na isang anino na parabang nakaharang sa ilawan namin. Akala ko nga po nung time na iyon ay may naninilip habang ako ay naliligo. Pero nung tumingin ako sa taas, gayon na lamang ang aking hilakbot, lalong-lalo na ang kabog ng aking dibdib. Hindi ako nakapagsalita at hindi rin ako nakagalaw. Hindi rin po ako pwedeng magkamali noon, Sir Red, dahil maliwanag na nakikita ko sa hindi kalayuan sa gawin ng taas ang isang nilalang na may sungay, medyo mabalahibo at mapupula ang mga mata. Demonyo. Mas lalo pang nagpatindig ng balahibo ko, Sir Red, ng sandaling iyon ay yung kanyang pagsasalita sa akin ng napakalalim. Ang sabi niya, "Gusto mo na bang sumama sa akin?" Mas lalo po akong inurungan ng dila at napako sa aking kinatatayuan. Ilang segundo lang ay biglang bumalik ang aking ulirat at doon na ako dali-daling lumabas ng aming banyo. Nakatapis man pero may konting bula-bula pa ang aking buhok. Nagtungo ako sa kwarto at karipas talaga ang takbo ko noon nang makita ko rin ang aking mga kaklase. Agad kong sinampay ang tuwalya doon at hindi talaga ako mapakali dahil sa nakita ko. Hindi ko na rin nga namalayan na yung mga kaibigan o yung mga kaklase kong naroroon at nagpapahinga sa loob ng kwarto namin ay makailang beses din pala akong tinatawag sapagkat nakita nilang namumutla ako at hindi ako mapakali. Hindi ko po talaga nasabi sa kanila agad, bagkus ay napaiyak na lamang ako sa sobrang hilakbot. Iyak pa rin ako ng iyak kahit kinocomfort po nila ako. Hindi ko rin po alam kung hallucination ko lang ba talaga yun, gawa-gawa ng malilikot kong imahinasyon, pero nakatitiyak talaga ako. Nakita ko ang solido niyang katawan. Matapos nga po nila akong mapakalma, doon ko na naikwento sa kanila ang nangyari. Isang kaklasiko ang nagsuggest na mag-form na daw kami ng circle at kami po ay magdarasal. Isang kaklasiko rin na nagbigay sa akin ng praying booklet tapos pinabasa niya sa akin yung mga naroroon. Matapos nga din po iyon, hindi na ako nakatulog pa. Sobra talaga ang kabog ng dibdib ko kahit po ilang oras na makalipas na mangyari ang naranasan ko. Kinabukasan, nagbitbit na ako ng rosaryo at kahit saan ako mapunta ay daladala ko yun. Sa awa naman din ng Diyos, Sir Red, hindi na po nagpakita sa akin yung nakita ko.
hanggang sa bago magtapos ang aming OJT sa hotel na iyon. Doon na po biglang nagsanga-sanga ang mga kwento. Marami din po akong nabalitaan na iba't ibang karanasan na mga kasama ko sa OJT na mga pagpapakita o pagpaparamdam ng mga paranormal. Katulad na lamang daw ng isang white lady na nagpapaikot-ikot lamang sa gilid ng pool na para bang meron siyang hinahanap. Meron din po silang sinasabi na naglalakad din na hindi mawaring nila lang sa loob ng hallway, lalong-lalo na ang mga pilyong batang multo na lagi nga daw pong nagiiwan ng mga marka o mga handprint nila sa mga dingding na nalinisan na ng mga kasama din naming nag-OJT. Good evening po sa lahat ng inyong tigapakinig, mapa regular man o mga silent listeners na katulad ko. Tandang-tanda ko pa po bago mag-pandemic. Nagkaroon po ng team building ang aming company sa Bataan. 10 po kaming kasama noon, kasama na yung driver at tour guide namin. Bago pa nga po kaming magbiyahe at makaalis sa Mandaluyong, nag-heads up na po si Manong driver sa amin. Kailangan daw namin talaga at mahigpit na ipasusunod sa amin ang mga do's and don'ts para safe din daw kaming makauwi galing sa aming team building. Ang sarap din ng tulog ng mga kasama ko noon, samantalang ako ay hindi man lang talaga antukin sapagkat na-excite ako. So nang marating nga namin ang beach resort kung saan kami magti-team building, ay nagpahinga na muna ako. Samantalang yung mga natutulog kaninang kasamahan ko ay nag-swimming na agad. Habang ako ay mag-isa sa kwarto namin, nagpapahinga at nag-iisip ng kung ano-ano. Hindi po talaga ako pwedeng magkamali na nakadinig ako ng mga paa o footsteps na parabang nagmamartsa. Hindi ko man po dapat talaga pansinin, pero nararamdaman ko na nanggagaling ang tunog sa loob mismo ng aking room. Dahil nga sa parang dinedma ko na lamang, nakatulog din ako matapos nun. Akala ko doon magtatapos ang lahat. Sa pagtulog ko, ginambala din po ako doon dahil na naginip ako. Sa panaginip kong iyon, nakakita po ako ng 5 sundalo. Yung bang tipikal na mga suot nila sa digmaan. Naliligo sila sa pulang likido. Kita ko rin yung butas-butas sa kanilang katawan at parabang inaabot nila ako sa kung saan ako nakahiga. Sa sobrang takot ko nga po ay nagising ako mula sa bangungot na iyon at parang meron din bumubulong sa tenga ko. Humihingi siya ng tulong. Lumabas ako agad ng kwartong iyon at hindi na ako nakatulog nung gabi dahil sa nangyari. Bago din kami umuwi noon, Sir Red, pumunta din kami sa isang museum sa Bataan at sinabihan din kami ng driver na huwag din masyadong mag-iingay. So pagpasok namin doon, hindi na maganda ang pakiramdam ko. Yung pakiramdam ko kasi nung time na iyon ay parang, oo, kami lang yung taong naroroon at pumasok sa museo, pero parang ang crowded nung feeling. Parang ang dami-dami. Kapag maglalakad ka nga sa isang sulok, para bang may nakatitig sa iyo. Ibukod pa ang katotohanan na mas lalo talaga akong kinikilabutan kapag napapatitig ako sa mga gamit ng mga sundalo nung panahon ng digmaan na ngayon ay nakapreserba sa loob ng naturang museo. Nang makaramdam nga ako ng pagkaihi, ay naghanap din ako ng CR na malapit sa museo.
pagtingin ko pa lamang sa isang sulok ng CR na sana'y pupuntahan ko. Mas lalo po talaga akong nanghilakbot, Sir Red, sapagkat may limang lalaki na naroroon. Same ng uniform na nakita ko na parang pangsundalo na nakita kong una sa aking bangungot kahapon. Sa pagkakataong ito, naroroon lamang po sila, nakatayo sa sulok ng CR. Kitang-kita ko ang pagbukas na kanilang bibig na para bang sumisigaw dahil sa labis na sakit o kaya sa takot. Pero wala pa akong nadinig na kahit anumang tinig na nanggagaling sa nakabukas nilang bibig. Pero alam ko na humihingi sila ng tulong. Doon ko din po napansin ang pagbabalot sa kanila ng pulang likido, lalong-lalo na sa kanilang katawan. Sa takot ko ay bumalik na lamang ako sa sasakyan at napansin po ni manong driver namin ang pagkabalisa ko. Kwento ko tuloy sa kanya ang lahat. Ang sabi niya, sanay na daw siyang makarinig ng ganong kwento. At hindi naman daw ako yung unang nakaranas ng ganun. Sabi ni Manong, ang mga nagpapakita daw sa amin ay ang mga sundalong Pilipino na namatay noong Bataan Death March. Dugtong pa niya, hindi pa rin nila matanggap ang paraan kung paano sila namatay sapagkat makikita naman sa kanilang itsura na naghahanap pa rin sila ng hustisya. Dahil doon, pinag-pray ko na lamang sila sa aking isipan bago tuluyang lisanin ang lugar na iyon sa Bataan. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment, at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for a weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga solid HTV positive. Mga solid HTV positive. Ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ang ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na! Or else! Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube.